Ngayon, gagawa tayo ngayon ng bibingka gamit yung kanin. Bakery style tutorial po ito siya. Tipid dito sa sangkap. Maliit ang puhunan, malaki ang kita. Ito po yung mga sangkap. No egg, no milk po ito siya. Kasi gusto natin makatipid pero sulit naman yung lasa. Tubig, palm oil, mantika, baking soda, yeast, asin, baking powder, wash sugar. Siyempre, yung lalagyan natin may daon ng saging. Kung wala kayo nito, pwede kayong pwede niyong ilagay sa kahit na anong lanera. Ito lang po ang gagamitin ko. Pwede rin yung lalagyan ng torta molder, pwede rin doon. Ito po yung kanin. Ito po yung third class na gagamitin ko. Sa mga nagtatanong, ito po yung lata na sukatan natin or can measuring 370 ml. Bubuhos lang natin dito yung tubig, mantika, asin, yeast, baking powder, asukal. Last natin ilalagay yung kanin at saka harina. Kanin at saka harina ang last natin ilalagay. Kung mapapansin nyo, nandito na yung mga sangkap natin. Ang naiwan na lang ay ang third class at saka kanin. Panoorin nyo na lang sa video kung ano yung proseso nito. At saka mapapanood yung sa description yung recipe. Once na nandito na lahat ng sangkap, maliban sa harina at saka kanin, tutunawin muna ito natin sa loob ng mga 1 minute. Ibig sabihin, ang purpose nito para matunaw yung baking powder para at baking soda, asin, asukal, para maiwasan natin na may mga buo-buong parte ng sangkap na hindi natunaw. Tutunawin lang muna ito natin. Kung wala kayo nitong cake mixer, pwede rin manual. Ngayon, ibubuhos na natin dito yung kanin at saka third class na harina. Nandito na yung kanin at saka third class na harina. Imimix na natin ito ng medium speed. Tutunawin lang natin yung harina hanggang sa lumapot. Tunawin lang po natin. Pwede rin natin high speed. Pwede rin slow. Once na wala na tayo nakikita ang buo-buong harina, pwede na natin siya hanggang. Ito na po yung bibingka natin. Gamit yung kanin. Lalagay na natin ito sa lanera natin. Ngayon, kung may sobra kayo sa bibingka nyo, pwede nyo ilagay sa kahit na anong hulmahan. Pwede yung rectangular pan, round pan, lalagyan ng mga torta, banana muffins, pwede nyo ilagay doon. Basta, gagamit lang kayo ng dahon ng saging. Sa paglagay naman ng dahon ng saging, kakailanganin nyo na may shortening o mantika sa ilalim. Lard ang ginamit ko dito. Kung wala kayong lard, butter. Kung walang butter, margarine. Ang purpose nito para hindi dumikit. Pagkaluto, matuklap agad. Pagdating naman sa pagsalang nito, kakailanganin natin muna na mag-preheat ng oven. Kailangan ang init ng oven nasa 200 Celsius bago natin isasalang ito. So ibig sabihin, hindi tayo pwede gumawa ng bibingka na hindi pa mainit yung oven. Hindi po ito aangat, bagsak po siya, pangit, hindi siya maumbo. Kailangan mag-preheat muna tayo. Tapos tansyahin natin na sakto mainit na, saka tayo gumawa ng mixture ng bibingka. Ang pagsalang naman ito, pwede sa ilalim, pwede sa ibabaw ng oven. Pag mag-golden brown na, pahinaan nyo na yung oven nyo. Kakailanganin nyo, lutuin nyo ito sa loob ng mga 30 minuto. Pag pumula na siya, golden brown na, umumbok na, tumaas na, umangat na, kakailanganin nyo na pahinaan na yung apoy para hindi siya ma-tosta yung ibabaw. Siyempre, ang gagamitin kong topping sa ibabaw ay condense. Ito po yung condense, ito lang yung available dito. Pero kahit anong brand ng condense ang gagamitin nyo pang topping sa ibabaw. Sakto lang ang paglagay nito, hindi kailangan puno. Dapat nasa 3/4 lang para hindi siya umapaw. Ang bintahan ko nito, 50 pesos. Sa mga nagtatanong kung ano nila nira ng egg pie ko, size number 7.
Kung walang 7, pwede rin 6. Pwede rin 5. Siguraduhin nyo lang na nakapainit na kayo ng ubin. Bago natin ito salang, lalagyan siya natin ng kundin sa ibabaw para maging golden brown ng ibabaw. Tsaka bumitak yung bibingka natin. Bibingka po ito gamit yung kanin. Hindi masayang yung kanin nyo. Tsaka maaroma siya pag may kanin. Report lang. Si isa pa siya. Yeah. Pwede natin, lalagyan sa natin sa ibabaw ng toppings. Condense po, papaikutan lang natin. Kahit anong brand ng condense. Ayan na po yung bibingka natin. Isasalang na natin ito sa babaw ng ubin. Pwede rin sa pinakailalim, pwede rin sa taas. Yan. Drop lang sana. Sa ilalim ng ubin ko siya nilagay. Pwede nyo rin lagyan to ng itlog na maalat sa ibabaw. Pwede rin cheese. Hindi sa gusto nyo. Tandaan nyo, pag na-golden brown na siya, golden brown na, pahinaan nyo na yung apoy. Huwag nyo papahinaan yung apoy na puti na siya. Kailangan pahinaan nyo siya pag golden brown na.